Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na ito, magkakabit tayo ng top box. Ito yung bagong bili ko na top box. Yung top box ko kasi na dati na plastic, nasira na yung kabitan. Kaya pinaltang ko na siya. Ayaw ko nang bumili ng plastic kasi madali siya masira eh. Ito na ngayon yung binili natin. Ito yung recommended sa atin ng mga friends natin na medyo matibay na top box daw. Bukod sa plastic na yon, ito yung medyo recommended nila. Medyo may pricing nga lang to, pero sabi nila matibay naman daw siya. Ayan o, bakal yung ilalim niyan, yan. Kaya matibay daw siya. Medyo may kabigatan din to ng konti. Buksan natin loob para makita natin. Yun o, ganda ng loob o. Foam siya. Medyo maganda naman yung loob niya, so presentable. Ito yung susi niya, ayan, dalawang piraso. Ito naman yung mga bolt niya para maikabit natin doon sa bracket. Ayan, okay, lagay muna natin dito. So kakailanganin natin ng mga tools para maikabit ito. Ito, ayan, gis na open range na tsaka isang, ayan, isang set na socket range para maikabit natin ito dun sa bracket ng ating motor. So itabi muna natin itong mga ito para maikabit na natin yung top box natin. Okay, sarado muna natin siya. Tapos tatanggalin ngayon natin yung bracket niya sa ilalim. Yung intutornilyo natin dito sa bracket na nakakabit naman dito sa ating motor. Ayan, hugutin natin. Dito ba sa likod tinatanggal to? Hindi ata. Sa harap ata tinuhugot to ah. Ayan. Dito nga ata. Ayan. Ay, baligtad. Baligtad. Yun. Pag ganun, patulak pala. Patulak pala para matanggal siya. Okay, yan. Ito na nga yung bracket. Ilalagay natin doon sa bracket na nakalagay na doon sa motor natin. Yan. Ganyan. Tapos ipoposisyon nyo lang siya na maayos. Ito naman yung mga bolt natin. Yan. Tutornilyohan natin siya. So, ito yung bracket sa ilalim. Meron siyang bolt. Ayan yung bolt. Tapos, meron naman siyang mga spacer. Ito, may mga spacer siya. Ayan, para mag-fit dun sa ilalim ng ating bracket. Okay, ito, may nut din siya. Kuha tayo ng isang nut. Tapos, lagyan natin yung ating bracket ng bolt diretso na para ma-fix siya. Ayan, para hindi siya matanggal. Ayan, tutornilyo natin dyan. Hanapan lang natin ang magandang pwesto yung butas. So, marami naman siyang butas dyan. Hanapin nyo lang yung tamang pwesto para ma-align ng gusto yung ating bracket, hindi siya tabingi. Okay, yan, higpitan natin siya. Okay, yan, na-position na natin yung ating mga bolt para do sa bracket natin. So, kailangan naman natin siyang hapitan para hindi na siya matanggal. Gamit tayo ng socket wrench at saka yung open wrench natin. Okay, yan, na-hapitan na natin. Matibay na siya. Hapit na siya. Okay, lalagay na natin ngayon yung top box natin. Yan, pepesto natin sa ilalim. Tapos, slide lang natin siya. Yun, okay. Na-slide na siya. Nakapasok na siya. Yan, tapos ito naman lock. Lalock natin siya. Yun, okay. Nakalock na siya ngayon. Okay na. Ayun, ang ganda ng pwesto ng ating top box. Ito naman loob. Ayan, bubuksan naman natin siya. Aha. Testingin natin yung susi. Yan, kung gumagana. Testing natin. Yun, ayos. Ayan, di na siya nabubuksan. Matibay, okay. Stainless kasi yan eh. Ito namang isa, testing natin. Yun, di na rin siya natatanggal. Matibay, stainless yung lock niya eh. Okay na okay siya. Okay na okay. Yan, ito yung loob niya, oh. Yan, napakaganda, oh.
Para naka Louis Vuitton yung loob niya. Ayan, foam yan eh. Dito sa gilid, ayan, meron naman siya reflector para sa gabi naman. Ayan o, safety siya sa gabi, may reflectorize siya na kapag nailawan, pag nasinaga ng ilaw, nagre-reflect yung ilaw niya. Ayan. Okay, ayan. Ayan yung box natin o. Dito sa taas, meron siyang talian sa ibabaw. Ayan. Magandahan dito, medyo flat yung ibabaw niya eh. Ayan o. Flat yung ibabaw niya. So, pwede natin ipatong yung pinamili natin, kung ano man yung pinamili natin. Tapos, tatali lang natin dito. Ayan, may mga talian din siya, oh. Yan ang kagandahan dito. Flat yung ibabaw niya. Get, 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 get